And what's up? What's up? What's up? Welcome back. Yan, nandito ulit kami ni Darkstar para sa bakbakang ito. Pero Darkstar, fill us in. Ano ba yung pwedeng gawin dito ng Xtreme Gaming para maka-game 3 pa tayo? Tingin ko may syndrome pa sila nung kalaban nila yung Secret. Nasa walang wisyo. Minsan kasi syempre kapag nasa, galing ka sa series ng game number 3, mga game number 2, di ba, na natatalo kayo, di ba? Minsan nasa momentum-wise, nasisira na moral mo. Pero syempre, kailangan tanggalin yung factor na yun for Xtreme Gaming. Kaya nila taasin, di ba? Kasi one game away, one loss away pala, lalo, na ma-eliminate sila dito sa ating LCQ, which is yung TI hope sila, eh, magpapaalo na kung sakaling ma-2-0 to ng Infamous. Ayun na nga, di ba? Napakalaking tulong pa naman kung sakaling maka-2-0 ka dito. Walang puntos-puntos na pag-uusapan. Ang malaga dyan, kaibigan, eh, ano ka talaga, par? Bigla ka na lang malalaglag. Lower bracket na to, par, eh. Diba? Gusto mo bang chepi-chepi ka lang dyan? Siyempre, mas mainam kung okay ka pa rin dito sa lower bracket and nakakuha ka na kagad ng first game. Mas okay feeling mo sa ganun, eh. Siyempre, diba? Ayaw mo naman dito magpalamon hanggang matalo kayo sa puntong wala na, laglag na, eh. Diba? Parang ganun yung iisipin mo dito. Pero, different approach for both sides, ah. Early pick SF sa Xtreme Gaming plus Vengeful. So, yung armor aura na strat ang gusto dito ng Xtreme Gaming. Well, alam naman natin, yung Venge tsaka SF, malaking armor corruption yan. Maglalambot din kayo sa teamfight, eh. Plus, yung save mechanism din nung isang Vengeful with a swap. Pero, yung SF dito ng Xtreme Gaming is, hindi ganun kaganda yung record nila. Kasi 4 times lang pinikto, this is their 5th, pero isa lang ang napanalo nila dun sa mga group stage na played nila yung SF. Alright, well said. So, let's just check out, paano naman ang gagawin dito ng Infamous? Kasi syempre, pang 2-0 na din ang gustong nais, ang nais din talaga nila dyan. Diba, yun naman yung maganda, eh. But, guys, this is very important since, as we mentioned, lower bracket na po. Okay? Infamous, hindi nabiro yung gandong bakbakan, di ba? Pero Grimstroke? Bago sa lahat? Parang ngayon ko na nakita ulit ito. Na-pick siya once or twice sa LCQ. At I'm not sure kung ano yung game yun. Kasi ang nakita ko dun sa mga ibang hindi pa napipick is Raid King, Tinker, Meepo, plus Arc Guardian. And other stops na I think tatlong hero, basta mga 6 or 7 na lang ang di pa unpick or unban na hero. Which is, I think this is the first time na makikita natin to sa Infamous. And overall, nasa 34 na yung kanilang mga unique heroes dito. Dami na, par. Kumbaga, ano na talaga sila dito? Nilalabas na nila ng paunti-unti yung kanilang playbook, no? That is important, and we're here to witness kung ano nga ba yung kanilang mga hindi pa napapakita na laban or sa mga ibang laban, di ba? Yes. So, let us just see kung paano nga ba nila ito lalaroin. Next Assassin, kung hindi ako nagkakamali, mga kaibigan, yan nga pong Next Assassin ng Xtreme Gaming. Eh, isa ata ito sa mga gamit na gamit, di ba? Gamit na gamit sa LCQ ng ibang mga teams, but for Xtreme, once lang nila ginamit to. And, ayun yung bago. Ayun yung bago para sa atin. Kasi, sipin mo, ginagamit ng ibang team, successful sa iba. Pero Xtreme Gaming, one of the favorites. One time lang nila ginamit, hindi pa nga ganun kaganda yung laro nila that time. Talo pa, diba? Yes. And itong DP sa mga top 4 picks din ng Xtreme Gaming, they pick, this is their 5th. Na gagamitin nila dito yung DP and one time na ginamit ito ni Paparazzi as mid. Pero since SF, possible na maging mid, pwede ito maging offlane for sure. And I think hindi malabo, eh, kasi kailangan yung DP kasi ngayon parang standard offlane na rin siya ngayon, eh. Sa bagay, madaling malaking tulong din naman kasi yan, eh. Sa teamfight, di ba sabihin na natin na nerf yung damage ng kanyang exorcism, but still it's helping a lot pagdating sa teamfight. Lina. I like this Lina pick. If ever man na maging Death Prophet mid dito for the side of
Xtreme, okay lang si Lina. If ever na mid SF, okay pa din si Lina, 'di ba? So technically infamous dito. Pwede silang kumuha ng Pudge carry if they wanted to. Open pa 'yan. Kuha sila ng utility ano dito. Utility ng na carry possibly. Kasi andyan na yung ano nila, andyan na yung physical damage, magic damage. They just need someone who can front and absorb all the damage. Oo. And aside from Doom, ha. Aside from Doom, 'di ba? Saka this is the 35th na unique hero overall sa Infamous and counting yung Lina. I think di pa nila 'to nagagamit. And Infamous, usually binaban out nila Lina 8 times sa mga group stage na laro nila. Pero sila nagban ng jug. So, they know na this is gonna be a potential jug Grimstroke combo. And ayaw mo naman yung itong Death Prophet mo na ganun yung magiging scenario ni Old Eleven. So, ang kulang na lang dito is... Well, parehas carry na lang ang kulang eh. Pero, nire-respect pa rin dito ng Infamous yung Loon na merong itong LD. Diba? Isa sa mga one of his best favorite hero. Itong LD. Kinatanggalan siya ng mga ano talaga ng mga carry, no? Sino ba mga available na lang? Pangit na kasi ng Phantom Assassin dito eh. Mahirap ata mag-PA dito eh. Didoom ka lang. Kaya nga, mahirap nga eh. Kumbaga, yun na lang din kasi yung mga nakikita mga available. Sino pa bang possible carry? Sniper? Walang papasok sa side ng Infamous? Pero problema ang lambot nila eh. PA, kapag mag-sniper sila. Oh, okay, PA pa rin. PAM. Ah, actually, sorry. SF, baka nga SF carry na to eh. Pwede rin SF carry. Ngayon na, SF carry na nga. SF tas carry. Ember mid sila. Mga kaibigan. They need someone that could breach the backlines and Infamous knows that one. Kaya din nila tinanggal yung Phantom Assassin. Mahihirapan si PA dahil merong Doom. Pero kasi ang pinaka-work ng PA is to delete supports. Delete Enigma right away. And kung iisipin po natin, kapag nag-proc yung coup de grace ni PA at nabura ang isang Grimstroke, minus 1 agad yung Infamous. It's not ideal kung gusto nilang pumalag full-on up against Xtreme Gaming. Kaya tinanggal na lang nila yon. And kaya kumuha din ng Ember ang Xtreme kasi yan nga yung magbe-breach sa backlines and can easily escape. Tsaka matatako din si Enigma na mag-escape dito or mapag-initiate dito agad. Pero ang tanong kasi dito kung mag-Enigma ba sila na 3 or possible maging support? Since yung Doom dito, not really sure kung ano yung magiging lane ni Doom dito. Pero usually kasi, di ba, nakita natin kanina game number 1, yes, offlane siya. Pero usually, ngayon yung Doom, ginagawa nila as 4 ulit eh. Kasi sa manakakuha din yan na mga neutrals, di ba? Like level 1, pwede kang mag-burn out ng mana. Plus may mana regen ka pa as well with that passive. So kung makuha mo man yung creeps na yon na merong mana regen. So ano ba so, ba available na carry dito? Well, let me think, ano pa kaya? Na pwedeng mag-partner dito kay Grimstroke. Yung iniisip ko dito eh. Oh, okay. Okay, Asgard? Ah, wait. Wait. Kung Haskar, ito, carry Haskar, mga kaibigan, ang makakatapat niya is Death Prophet. I mean, okay lang naman si Death Prophet sa lane. Meron siyang Siphon, makapag-sustain naman siya somehow. But, with Grimstroke, medyo mataas ang kill potential ng Infamous dito. Bigyan mo ng Inkswell si Grimstroke, ay si Haskar. Andyan yung additional movement speed. Pwede niyang barutin ng Burning Spear. O kanya makakatapat. So, problem agad yun. Pwede nga nilang i-adjust tong Lina sa top. Kahit hindi siya ganun ka... Medyo off yung combo nila dito kay Grimstroke. And, well, kaya din kasi ni DP na sustain eh. And gusto mo naman kasi yung Haskar mo na ma-scale yung early levels mo, di ba? Mm-hmm. Kaya, tsaka against Ember, kaya niya talagang baragin eh. Compare mo sa DP. Para kahit papano, yung laro dito ni Paparazzi masira eh. Alay natin, baka ganun yung maging playstyle nila dito. Diba? Minsan may mga ganun na adjustment. Like katulad nung sa Liquid Polaris, nag-adjust si Mikain, Pudge siya. Di ba? Usually mid talaga yung... or minsan si Mato yung gumagamit ng Pudge pero ginawa nila doon is naging carry pa si Mickey and then naging mid yung sniper, di ba? Parang ganyan yung worst ganyan siguro pwede yung maging scenario nila. Pwede, di ba? Pero those are just
what ifs. Okay? What ifs, mga so, mga possible scenarios lang yung ating team 2 ko. So tingnan natin ano ba ang kanilang mga gagawin talaga dito sa game number 2. Will we see A2O from Infamous? TI farm na nga ba sila? Or makaganti pa yung Xtreme Gaming to push a third game sa ating serye? Yaan ang ating sabay-sabay na aalamin. Pero mga kaibigan, baka lang naman, okay? Baka lang naman ma-share niyo yung ating live stream. Napakalaking tulong na po nun sa amin para mas dumami po tayo sa ating broadcast. Thank you nga pala sa kanina pang nakasubaybay sa Facebook and even sa YouTube. Welcome po kayong lahat dito. Mm-hmm. Pero mukhang nag-smoke ko yung parehas na team dito. Kaying mag-scout lang siguro ng ward. Pero nauna nga lang dun yung Xtreme Gaming. Mukhang wala silang makakuha na possible na first blood. Pero kita dito si Affliction. So yun na. Draft-wise, feeling ko kaya naman to ng Infamous kung ma-pull off nila yung mga combo nila eh. Kaso okay, ang problema nga lang dito is more on cooldown reliance sila. Black Hole, Doom. Pero isipin mo kasi kahit wala kang Black Hole dito, basta makapag soul by into Doom ka eh. Kahit si Enigma, per skill ka lang, di ba? Mag-breach out ka lang ng damage, di ba? Mag-provide ka lang ng damage, parang ganun, di ba? Kumbaga, yung Black Hole mo dito is pang-crucial part mo na lang sa teamfight eh. Okay, okay. So, ano ba ang mangyayari para sa gantong klase ng laban? Ang parehas kasi sila, Luigi, na momentum based. Papansinin mo. For Infamous, if they win their lane, kaya nila mag-snowball. Isang mabilis yan. Meron silang aasa na Black Hole for a counter-initiation. Death Prophet naman, nandyan din, pang-counterplay for their, yung exorcism niya. So, makakatulong at makakatulong yun sa Xtreme later on. Diba? Pwede rin naman. Ayun nga. Yung sinasabi ko dito, JB. Mukhang tama ang hula ko. Mag-adjust sila dito ng lane. And it's like, it's gonna be a hard lane dito for Paparazzi, syempre. Alam naman natin yung Ember, ito yung pinaka-worst nightmare niya. Kapag kalit. Proven and tested na yun eh. Sa lane. Diba? Well, syempre, walang gagawin yung flame guard niya dito. Diba? Matatanggal lang kagad. And of course, ayaw mo naman na yung lane matatalo. And as we pointed out, kayang mag-snowball dito ng both teams. Pag nag-snowball lang Infamous, medyo mahihirapan yung Xtreme Gaming katulad na nakita natin ng game number 1. Good thing dito for Parker. Di siya kumuha muna ng Burning Spear. He knows na maaras lang siya. So kumuha muna siya dito ng itong Inner Fire pang CS lang. Yun ang naging purpose. Kasi di ba pag level 1, first and third lang gagawin niya dyan. Percent trade lang. Siguro, pag level 3, for sure, kukunin niya dito yung Burning Spear. Pangaras, di ba? Pangdagdag bosset sa lane. Pag level 5, ang ginagawa nila, level 2 muna nila yung Burning Spear. Pwede yung magiging skill beat niya pag level 5, 1-2-2. Magiging 1-2-2. Well, malaking tulong talaga yun ng third skill dito, sustaining your lane. Yung first skill kasi, ang bayad lang dyan talaga would be the disarm. Pagka na-disarm mo naman kasi yung katapat, hindi yung damage double mo dyan eh. Mm. The disarm capability, yun kasi makapagbigay sa'yo ng advantage on your lane. That's it wise. Diba? Hindi na makapalo si SF kung lumapit ka man dun. Unless mag-BKB ka. Yeah, for sure. Yung Ember. Actually, ganun naman yung nagiging build niya. And possible Aghanim Scepter pa dito for Parker. Ah, sakit! Ayun, yun pa pala, isa pa pala. Sorry. Hindi lang siya basta-basta na, atawag dito, na disarm. Meron din siya knockback. So, baka makaka-free hit. Hindi pala baka. Makaka-free hit etong si Parker. Nang medyo masakit. And with Burning Spear, ayaw na ayaw mong makatanggap nun as an Ember Spirit. Laning pa lang pinag-uusapan natin, mga kaibigan, ha? Hindi lang kung ano yung magiging possible na scenario. Dalang na din natin makita na Huskar. Pero, sa ang pagkakaalala ko, yung mga SA teams, mahilig din sila minsan mag-Huskar. Mm-hmm. Pero sa sila ng playstyle sa Southeast Asia eh. Oo, same lang. Pero wala kasi na ako nakita na Huskar sa mga C teams eh. Bihira na lang. Lately. Sa Lilgan yun. Masyado. Lilgan, for sure, nag-Huskar yan. Pero, Luigi, yun ngang mid lane, nagkaroon lang ng banatan, pero Paparazzi needs TP out already, pero that's a TP!
Death for paparazzi. Oh my god, that is not good. Not good yun, pare. Nag-TP ka. Nakauwi naman, pero bangkay ka na, pare. So, babalik ka sa lane mo nang naglalakad. Kasi, hindi ka pa level 6, di ba? So, old 11 muna ang tatao dun sa may mid lane. They will try to swap lane, I think. Oh. Nako. Kapag ganito yung senaryo ng... Oh, lahat matatag talaga. Eh nga, going back. Ito yung ayaw mo pag mid lane ka. Especially paparazzi. We know paparazzi na pag alam mo na lamang ka sa lane, yes, mag, kaya mo mag-dominate ang lane. Yung mga ganun stops. Pero dahil sa Huskar drop, di nila expected si Parker na mag-mid. So, totoo. Siguro iniisip niya dito na tatry ko muna kung kakayanin ko, hindi. Pero ang problema kasi, 6 stacks niya yung Burning Spear niya dun, kaya di niya matansya kung mag-verify ba ako, hindi. Kasi ay, wala din eh. Sakit din kasi pag nag-stack up na talaga yung damage na yun, like, nowhere to run ka na. Akalata ni Ember, mabubuhay siya with this TP. Diba? Pag naka-TP naman kasi siya dun, okay lang. Kasi na magamitin niya yung Fairy Fire, sayang, pagbalik niya sa lane, wala siyang consumable. Gusto lang maging efficient ng isang Ember Spirit. The thing is, inabot ng kamalasan and they will use that opportunity to swap lanes. Affliction might die dahil doon sa kanyang Flame Guard and that's paparazzi's kill on the top lane. LSA missing pero PYW makakaback naman siya dito ngayon together with Ember Spirit. Pero kayo na rin yun kasi kailangan talaga ni Ember na slight na advantage din. Kasi di naman siya makakalain din kay Lina. Yung Flame Guard mo dito, mawawala lang. Isang iglap lang nung first kill mo. So for now, mga kaibigan, 5 minutes pa lang po yung ating bakbakan. Eh, napakainit na agad nung ating mga napapanood. Nasa kabilang stream ko, yun nga pong ating bakbakan between... Tempest at yung Navi. So, kung gusto nyo pong panoorin yun, punta lang po kayo sa kabila. Ang panel host natin will be KuyaNic. And ang makakasama niya ata doon si Kuya Jules. Oh, tsaka si Dayan. Tsaka si Dayan. So, silip-silipin yun na mga kaibigan. And mamaya din, dun tayo after ng Tempest tsaka Navi. Yung wild which is maganda yun, pare. Magandang laban yun. Wildcard and Polaris Esports. Okay. So, tambay na din kayo doon maya-maya ang konti. Pero syempre, hanggat wala pa nga pong nangyayari dito sa ating bakbakan, we ask for your share dito sa ating stream. Mapa-Facebook, YouTube, diba? Big help po yun para sa atin. We love yung inyong suporta. Pero idols, ito na nga si Leo Style. Love na love siya dito nitong si PYW ni Papa Razzi, but their damage is lacking. Kaya di naman na sila mag-go dyan. Parker. Hindi. Binugaw lang siya with that fake TP. Fake TP lang siya dyan. Kaso, itong si Lu, ang baba na level niya. Pwede mapatay si SF kung wala nga dun si Vengeful Spirit. So, it's a good thing. Device present. And that thing. Pero both side lanes natin dito na the word ng Infamous. Ha? Isa sa top, isa dun sa may bottom. Ganda so, naman ng anticipation. Grabe. Saka feeling ko dito sa game na to, napag-aralan nila yung Xtreme Gaming. Diba? Oo. So, dito makita yung Infamous, yung time na nanonood sila, and pinag-aralan nila from the start kung ano yung magiging potential opponent nila. So, kumbaga, dito sa up lower bracket, eh, kailangan mo maging prepared every time, sa every game. Diba? So, dito sa drop na to, parang planado yung Huskar pick dito. Or, balay natin, last call na lang to na parang maganda at Huskar dito kasi kaya natin baragin. Or, sirahin natin yung game plan dito ni Paparazzi. Usually kasi meron kayong isang target na player. Which is, alam mo siyang laro. Siya yung nagpapa-online eh, diba? At saka siya yung nagpapa-online sa team ng Xtreme Gaming. Kahit naman na nasabihin natin, Lou is strong. Old 11 is strong. They're stable force. Thing is, pagka si Paparazzi ang napilay, hirap gumalaw Xtreme Gaming as we've seen earlier. Pero dito sa bakbakan sa ibaba, DIY na maalam na kagad, though that's my kill. Delete it. Pero hanggat buhay si Frank, masaya ang Infamous sa ibaba. Hirap na nga rin siya dito. Si Lou. Ka 5 nga lang yan eh. Pa-level 6 na dito si Frank eh. Kailangan niyang tanggalin dito yung Eidolons. Tsaka, one thing na na-nerf di kasi dito, yung magic resistance ng Eidolons. Kasi,
Ngayon, or yung last, yung previous patch, ang hirap niyang patayin kahit magical. Ngayon, ilang race lang, mabuburado agad yung items, which is yung talaga nagpapalakas sa lane eh. Pero? Totoo. Pero Luigi, meron nga bakbakan dyan sa may Gedli. Magic Missile for Frank, Ember Spirit. Eh, ayun na, mga kaibigan, hindi na nga po siya makatulong sa ibaba. Inaabot na yung mga kakampi niya. Lou will fall first. BYW na bigyan dito nitong si Frank. It's not that healthy para sa Xtreme Gaming. And nangangamoy panalo yung Infamous dito sa ating laning stage. All three lanes, pare, sobrang smooth. Mm-hmm. And di rin nila expected din na si Parker meron din siyang Inviron. Tapos uncontested pa kasi si Parker dito eh. Yung pa yung sama sa club dyan, pero... sa may top lane, nag-exo. Kaso, nag-exo ka para lang i-chase dito yung Lina. Which is a bad idea. Pwede naman gamitin pang push. Oo. Wala, I mean, they can just push this tier 1 top tower. Wala magde-defend. So, for old 11, siguro okay na din yun. Since meron sila makukuha ang objective, hindi ka man nakakuha ng valuable kit. Okay na rin na at least binugaw mo na si Lina dito na kung hindi mo napabugaw si Lina dito, sobrang pre-prem niya eh. Mm-hmm. Na parang trade-off na rin yung nangyari sa tower ng both sides natin. Tsaka, correct me if I'm mistaken, pero tingin ko yung Death Prophet and guys from Xtreme Gaming, nowhere near sa paglaban. Parang malabo pang pumalag sila dito ngayon. As 5 ah. Mm-hmm. Diba? Kaya oh, ginamit na din yung Death Prophet. Yung Exo ng Death Prophet. Sorry. Mm-hmm. Pero totoo si malabo talaga. Malabo tumi-fight, kailangan pa nilang mag... kailangan pa nilang item eh. Especially paparazzi dito, walaan niyang... siguro, ang way nila para makapag-recover is pumitas lang na sila ng pumitas. Pero di nila ma... di nila malaman dito yung map dito ng Infamous eh. Body-body system yung ginagawa ng Infamous. I mean, Affliction is here alone in mid. Pero, nandito si Lina na pwedeng makatulong pa agad. And for Xtreme Gaming, siguro sabihin na lang natin na nagiging patient na din sila dito. Since kailangan talaga nilang bumuelo ngayon. Napahirapan sila sa lane and alam nila yung kanilang magiging assignment. Diba? They need to be patient. Wait for the time na magkaroon sila mga items. Oo, yun pa. Tapos binigyan pa na stock dito si Parker. I think that was 3-4 stocks yung engine. Tapos ipo-farm out na lang dito ni Haskar. Kala ko nga bibigay nila kay Lina eh. Pero kasi parang hina ata ni Lina when it comes to burst eh. Ang minax kasi dito ni Lina is yung Fairy Soul niya. Para lalong mas mag-scale yung attack speed niya. Pero di ba? Bira na tayo makita na gayto na Lina eh. Na skill build. Pero okay lang tingin ko. Kasi magic wise, overwhelming na sila. Kailangan nila ng physical damage din. So, aside from Parker, on this Haskar, gusto nga nilang gamitin si Lina as the pseudo carry. Kaya din siguro ganyan na lang din yung pagkuha niya sa Fiery Soul stacks. Or yun yung, ang tawag dito, skill point, no? Talagang nakafocus sa kanyang Fiery Soul. And gumagana, Luigi, ah. Take note. Gumagana yung ganitong klase ng laro ng Infamous. Sa ngayon. For now, natatry depensa ito ng Xtreme Gaming. Pero mukhang mag-backup lang sila. Ready rin EXO eh. So, nire-respect pa rin to ng Infamous. Uy. Stun. Alright. Alright. Patay nga ba? The black hole is there. The swap's nowhere to be found to cancel that out. Papalag pa din naman ang buong tropahan. EXO system right there. LSA binigay pero wala nga doon na dali though. That's old 11 getting a double dahil sa kanyang exorcism. Pero there's Michael getting a double kill. Taking PYW and paparazzi. DY is about to die. Leo Styles. Fiery Soul is paying off. Magic one pop. Magic missile to stop. Itong si Doom, pero Leo Style is there to get that kill. Grabe naman yon. Bloodbath yung nangyari doon sa may river. Pero surely, lumamang yung Infamous on that trade. It's a 3-4-4 trade-off. Yeah. Saka, clutch na rin yung Black Hole. Eh. Pinilit na lang niya. Try, guys, okay, try na lang natin pumalag. Wala na, no choice na eh. And si Parker doon, gusto talaga niyang tulungan at least makapag-black hole man lang itong si Iniguan. Yun, kaso nga lang, namatay nga lang siya dun sa Spirit sa Iguan. Hindi ko sure sino Dinom eh. Dinom ata dun si... oh, Dinom nga dito si Ember.
So yung Soulbind na Doom combo di natin nakita. Pero okay na rin kasi magandang target din naman dito si Ember. So well played pa rin for Infamous. Naman sila. Diba? Nanalo naman sila sa kanilang sa kanilang clash. It might cost them some kills or deaths rather. Si Oscar na bigyan. Yeah, pero wala na eh. Wala ka nang ibang hihilingin pa doon. Napatay mo naman yung Ember tsaka yun ng isang Death Prophet. So for Xtreme Gaming, still bumubuelo pa din sila dito. Good thing nakakuha sila ng tatlo, no? For that clash. Oo. Kahit pa paano. And next fight, si Parker, malapit na siya mag-BKB. Mas magkakaroon pa siya ng shard. Which is ang farm dito ni Huskar. Dahil din sa na-provide na stocks ng Infamous. While si Lina, parang, okay, ako na lang bahala. Magdi-discarte na lang ako mag-farm ganun. Si Paparazzi makakuha pa siya ng Arcane. So, okay na rin kasi di na, wala naman silang typical na bottle holder dito yung Infamous eh. Si Lina, syempre, nag-carry, di ba? Hindi na niya paparayo dito yung magbabote pa siya. Okay. So, 14 minutes in. 2K gold lead para dito ngayon sa Infamous. 8 and 5 ang ating scoreline. I would say Infamous, meron pa, nasa kanila pa rin yung lead dito. Hindi pa dumudulas tuloy yan. Recommended yung Xtreme Gaming on how they stretch this game. Kung paano nila pinapabuelo. Si SF, napapansin mo, hindi nila hinahayaan na lalaban yung Infamous sa kung saan nagpa-farm si Shadowfin. Yun din eh. Which is, yun kasi yung pinaka-biggest investment nila eh. Si SF talaga kailangan bumuha dito. Pero, grabe naman yun, mga kaibigan. Kung wala ko, unless problem naman ang Infamous, bakit hindi mo pasasamahin yan? Tara, bigyan na itong mga kalaban. Doom mo kang makukuha na din. And that is the Doom Dead Ember Spirit. Diving in, sleight of fist damage, not enough. Fortification to stop the push of Xtreme Gaming. Para kahit paano madelay ang kanilang objective. Pero papalagpa din ng Xtreme knowing that it is a 3v5 setup. Na-outnumber nila yung Infamous, sulit na push para dito sa Xtreme. And but they needed din sa Xtreme eh. Even even trade lang yung or even lang dito yung mga kills. Still, ahead pa rin dito Infamous when it comes to items eh. And BKB finally dito for dito kay Huskar. Ah, maganda yan. Tatagal na siya sa teamfight. Magkakaroon tayo ng panibagong information or you know, panibagong play na makikita dito sa ating laban. Will Infamous get itong si PYW? It cost the Laguna, hindi umabot. Pero PYW quick on his feet with that tranquil boots. Paparazzi pabalik dito, mga kaibigan, sa may rush pit. Pero look at this Huskar, si Parker, very low, dishing out some damage towards the rush. They might be able to do so good. Soulbind na connecta, pati nga yung Doom na ibigay na Aegis, collected by Huskar. Old 11, makakawala, pero Paparazzi, sumaslight of fist na lamang dyan sa Gedli. Another one, sleight of fist, steering chains, affliction dead. So, kami ni Old 11, pero siguro for Infamous, masaya na sila na nakuha nila yung Aegis. Ay nga lang, nasayangan kasi ako dun sa Soulbind Doom. Even na nakuha, yes, nakuha mo yung Aegis dito for kay Parker. Pero ang problema nga lang is, tingin ko medyo nasayang nila yung mga spells nila. But kung isipin mo kasi, yes, nasayang mo yung spell mo, pero worth it pa rin. At least Aegis pa rin yung nakuha mo eh. Ayun din eh, di ba? Kumbaga titignan mo na lang, titimbangin mo na lang kung sulit ba. Pero tingin ko naman, Luigi, sulit yun for the side of Infamous. Given na zoning skills yung ginawa niya. Zoning Doom yun plus Soulbind. Kung hindi niyo naibigay yun earlier, baka hindi natakot yung Xtreme Gaming. Siguro yun na lang din yung naiisip ng Infamous dito. And now they will try to group up. On the bottom lane, meron silang Aegis. Pero with the vision from Xtreme Gaming, they will have information na nandito nga yung Infamous. Dire's top tower is under attack. Kailangan din kasi ng protection din ni Ember dito eh. Wala pa rin siyang BKB eh. So, at least kahit nga si Nyx dito, kaya mag-scout ng information. Pero, ang hirap dahil since may Aegis, tatry na lang dito ng Infamous is protectahan talaga itong si Parker. Wala lang, Luigi. Itong si SF pumabasag sa taas, pinabaro rin yung tier 2 tower. Pero haba nangyayari nga yun, itong si Nyx.
Naglaho na sa kamay. Ang si Affliction. Pero nauna sila sa tower push. Come to think of it. Parker naman minamano-mano yung Tori dito. There's gonna be this light of his searing chains. It cost... Oscar's ages. Mga idolo. Pero siguro okay na din. Para dito sa Xtreme Gaming, you've taken out the tier 2 tower kahit nabasagan ka ng tier 2 sa baba. Nakuha naman yung Aegis, so sulit na yun. Diba? Muntik na rin. Balik. Kung hindi lang... Kung di nag-life break dun si Haskar, yari pa rin siya dun. Itong si Ember pala. Pero okay na rin kasi kailangan... Wala na rin eh. Ito lang gagamitin for Aegis eh. Siguro yun na lang isipin natin dito for Infamous na. Try na lang natin mag-push. So, saka may second life eh. Di rin papalag tong Xtreme. Ang kaso kasi doon, Luigi. Kaso kasi doon. Abasag man Infamous. Nakabawi ng Tori yung Xtreme Gaming nang wala silang Aegis. So, parang, alam mo yun, na nangyayari even na even lang. Kahit na lamang ang Infamous, sa nakikita natin, eh, look at the gold. It's not favoring them at all. They will smoke up. Smoke ni Lina. Nice tanggal sila. Mga kaibigan. Alam ng Xtreme. Ano mangyayari? Dagger into that doom. SF will fall. Yung pinakamataba. Side ng Xtreme Gaming. Ipinatulog na muna. Masyadong nag-stick around si SF on the top lane. That was actually TTP na dapat sila eh. No, na-scan mo na. Yes. Pero hindi mo expected na... SF pala nahuli. And you're, if you're Infamous, masaya ka kasi SF yung nakuha mo eh. Good smoke, no? Oo. Hindi nila expected yun, sa totoo lang. Kasi kung na-break yung smoke mo, expect mo casualty lang makukuha mo. Pero surprise, big casualty pala makukuha mo. Big fish pala para sa Infamous, mga idolers. 20 minutes in. 20K para dito, 2K rather para dito ngayon sa Infamous. Pa-doom na din. Ay, pa-BKB na din dito si Doom. Sorry. Laking tulong yan. Kung isipin mo, si Askar may BKB. Si Doom may BKB. Paano papalag yung Xtreme Gaming? I mean, it's only swap na tatagos sa kanilang spell immunity later on. So, hindi ko alam paano matatakot yung Infamous sa XG. So lang siguro, aside dun sa swap. Kaso, I mean, alam mo yun, yung impactful. Ngayon mo ganun ka-impactful kasi for me yung exorcism, it overtime damage lang din na po-provide. Kasi pag naharapan ka kasi, di ba? Pag na-single call ka dito ni Parker dun sa kanyang abs eh, kaya ka pa-reverse. Diba? Ayan nga. Kaso Parker lumife break sa kamatayan and eto na nga si Leo Styles sumama pa sa Dreams. Two big fish of Infamous dead. Wait lang, what is this? 1, 2, 3! Patay! Sa Infamous, that is a massacre in particular order, mga kaibigan. Okay na, JB, mukhang ito yung kilala talaga natin na SA. Ito yung kilala natin na SA, man. Carry, mid lane, off lane. Buti na lang nakatakas yung dalawang support, pare. Nag-option ang toggle eh. Di ko sure kung in-off niya yung toggle o sadyang masakit lang si SF. Masakit lang si Esep. Eh, kanina, mabilis lang talaga siyang napatay kasi, well, off guard, nagtitipi. Ito, naramdaman na ng Infamous yung kaya niyang ibigay mga kaibigan. Grabe naman yun. di ko alam bakit nilibre pa niyan. Pero di mo masisisi, naka-BKB eh. Pero syempre, physical damage ni Esep eh, kahit mag-BKB ka, tatagos pa rin yan. Tapos meron ng Daedalus, tapos going for Silver Edge, which is ideally, kailangan mo talagang paluin yung Huskar once na ma-break siya. Yun yung follow-up damage mo eh. Ang dami din natawa sa chat eh. Ang dami din natawa sa chat sa mga nangyaring yun eh. But well, hindi naman po robot ang mga pro player, mga kaibigan. Nagkakaroon din yan ng mga talungan moments. Pero syempre, it's very crucial since sobrang lamang nila. Though, kita natin na meron pa rin namang slight lead yung Infamous. But they have to be very careful. Pag nangyari pa ulit yung isang ganun, tao bambangga nila. Natawa na lang. Actually, medyo speechless nga ako sa nangyari. Bakit? Like, ha? Anong nangyari dun? Nangyari dun sa teamfight? Actually, yun nga. Medyo awkward din kasi yung scenario nila dun. Yun mo yun. Oo nga. Gusto mo patayin yung SF, pero...
yung nananakit ka doon sa damage si SF, yun talaga, makita mo na medyo nababad beats ka na dito sa SF. Like, kailangan mo talaga siyang i-first prio kung idudum mo ba siya or ilalakwood nung siyang with the black hole, mga ganun. Hmm. Pero syempre, mga kaibigan, alam na natin yung damage na naipoprovide dito ni Lu. Infamous, eto na. Natatakot na sila ng bahagya dito nga kay SF. So baka siya na talaga yung kanilang unahin sa laban? It's just that they're protected sa tier 2 tower pero Leo style will be pushing it tower as well. So mirror mode lang anong nangyayari dito. Kailan lang since di naman sila pwede maghiwa-hiwalay dito mag-farm, di ba? Lahat talaga nila ditong well, kung malayo si Leo style, may isang support na pwede magprotekta sa kanya. Kasi mo ang group up farm silang gagawin dito eh. Well, sa bagay. Iyon disc for Nyx Assassin. Good item. Diba? Maganda yan para hindi siya mabigla, makapag-provide siya ng mga disables. And siya pa nga yung makapag-provide ng element of surprise para sa kanilang team. Oo. Ito, completed na yung Aghanims. Kanina walang ganyan si Parker eh. Iniisip niya siguro dito na ayaw ko yatang patayin itong isa. Pero ito yung isang factor kasi pag may Aghanim Scepter, yung isang Huskar. Which is, kaya mo naman sumolo kill eh. Not unless, wag lang si DP, wag lang si Ember, mga ganun. Actually, si Ember, kaya nga niya eh. Pero ang problema, tingin ko, kailangan pa niya na plus one na magla-lockdown sa kanya. Both teams have smoked up, Luigi. So nga nila ditong matip yung balance. Alam naman ng Infamous, they can fight. They have the damage, they just have to drop their skills perfectly. Okay, smooth na smooth. So meron naman silang black hole, kahit papaano, pang-control nga dun sa mga tropa for as long as mahuli mo din si Vengeful, pero naka-high ground, ito nga mga tropahan ng Xtreme, pero there's gonna be the Soulbind holding down Death Prophet together with Shadow Fiend, there's the swap, etong si Parker sa may likuran pumunta, and look at Death Prophet dead, pati dito ngayon si D.Y. sumama pa together with D.Y.W. and that's a black hole, na zone out yung tropahan, patay ang tatlo sa side ng Xtreme Gaming and si Doom lang ang namatay sa proseso. Easy Roshan pa. Oo. Sakto kanina, nung nag-spawn, 5 seconds na lang. Tas, good wire placement din sa Infamous. They have the all the info dito ng Xtreme Gaming and good Doom plus yung combo doon ni Grimstroke. Diba? Wards win wars, pare. Oo. Yan talaga ang kasabihan. And check this out, yung ating replay. Kahit si old 11, diba? Sak, dalawang core pa. Diba? Take note dito, dalawang core nakuha niya. Kita mo, hindi niya na nga nagamit yung ano niya eh. Hindi niya na nagamit yung exorcism, mga kaibigan. Diba? Hindi na din siya nag-bother na gamitin. Kasi, next team fight na lang. Hindi naman na pwedeng i-pop niya pa yun. Eh, ang tagal ng cooldown niyan. Hindi naman din ganun magiging okay for Xtreme Gaming. But Infamous, playing very good. Pero Michael, makakasalubong si Ember, natatakas lang with his remnant. So si Ember lang nag-linkens. Okay, so kung tutusin, oh, nag-linkens na si Ember, so kailangan mo ng plan B dito. And usually, si Ezet, kailangan mo na talaga dito mag-linkens eh, para mag-ibang target dito si Doom eh. Kasi kung titinan mo, yung ang pinaka-fear dito ng Xtreme Gaming, hindi yung Black Hole, kundi yung Doom eh. Yung Doom, totoo. Pero Luigi, Exorcism, ang ginagawa dito ngayon itong si Old 11 trying to zone out the enemy team. There's an affliction gone. Parker stealing the Aegis of Immortal Swap saved by DY. Siya na lang ang aako ng kasalanan dito nitong si Shadow Fiend. Supports will die, pero that's another Aegis advantage for Infamous. Ay, ay, ay. Ganda ng pasok ni Parker doon. Parang in-entrance siya ng nirap. Parang nirampa niya dun sa, ano? Dun sa rush pit, men. Rumampa si Tropa. May libre pang ang shard para dito kay Prank. Kita mo, yung exorcism, pare, hindi na sila nag-aaksa yung mag-ano dun, matakot. I mean, yes, nasa-zone out sila at the very beginning. Pero tina-timing na lang ng Infamous kung kailan ba sila papasok. Kung kailan sila hindi mababad dun sa exorcism na ginagawa nitong si Old 11. Saka, iniisip na lang kasi dito ng Infamous, di na ako takot dyan eh. Di na, oo. Takot sa X eh. Basta, malay break, basta ni Lina, LSA, mga ganun. Mabiburst out mo na agad eh. Laban na, no? Oo, laban na yan. Basta, huwag mo lang pag-BKB yan. High risk, high reward nga yun. Risk taker talaga to yung
ginagawa ng Infamous pero yung Xtreme Gaming, Irish High Blood eh. Irish yung ginawa nilang yon, totoo naman eh. Ages yon mga par. Tapos etong Infamous, medyo malakas din naman yung team fight nila, may Black Hole, may Doom available, di ba? Irish yon for Xtreme Gaming, yun, inabot sila. Si SF, nasaan yung damage, that is for sure. Pag wala siya sa laban, yung Infamous, mga Seb, masaya yan. Siyempre, wala namang hampas dito kay, ano, eh. Kay Yaskar eh. Pick your battles, di ba? Sabi dito ng Infamous. BKB na rin si Enigma dito. Oy, uy, taga lang, ayan. Wala ko, nawala relax tayo. Relax lang, relax lang. Silang. Okay pa rin tayo dyan. Ah, kita, kita ba si Lu? Ah, hindi kita. Fog lang. Fog kasi siya dito. May gem kasi siya eh. Okay. So, tingin ko, next item. Dagger. Tingin ko, hihintayin mo na ito ng Infamous. Mukhang sa ganitong game, since nahawak na nila itong game sa totoo lang. Kahit 3K gold lead, yes, mababa lang. Pero still, doon pa lang sa fight na yon, madidikta mo na na yung Infamous dito, still, nasa game pa rin sila dito. And yung they're Xtreme ahead. Gaming, yung mga two clashes nila dito, parang tumagilid after nung Russian na fight na yon, di ba? Paano ba? Paaganims naman dito si Ember Spirit. Alam na natin, dadagdagang kulit. Itong si Paparazzi mamaya. Pero, let's just see. Ano ba ang kanilang gagawin on this game? For Infamous, they have to give damage dito ngayon kay Lina, which is mag-Jascadi ata si Lina, if I'm not mistaken. Ako ba yung nasilip natin kanina, pa-Scadi siya, yeah. Kaya siya mag-Scadi. Ano ba? BKB. Kompleto na BKB niya, no? Kung di ako nagkamali. I think yun yung second item niya. Silver Edge, tingin ko kailangan niya rin, eh. Para may added damage din siya. Mobility as well. So bagay, no? Pang escape din, dagdag escape mechanic kasi kung titignan mo naman yung disables ng Xtreme game, one-pointed. Pwede nga ang, nga no, inisip ko dito kung mabubuo ba ni Grimstroke yung Ags niya kasi pwede lang niyang kopyahin dito si SF pag nakikita niya eh. Yung sa portrait. Pwede. Para may 6 no, months sila. At saka ang sakit ni SF, nakita mo naman kanina yung damage niya, yung raw damage ni Shadowfiend mga par. Umupunit ng tier 2 tower given na meron siya ditong presence of the Dark Lord na hindi ko alam kung yun yung kinuha niyang talent but most likely ayun yung tawag dito candidate na dadamputin talaga ng SF carry. Yun pa. SF carry din kasi may ticking, isa siyang ticking dime bomb pero once na makoto parang draw ranger rin kasi yan eh napag na bar, glass cannon na ano na carry. Pag na caught off guard mo siya or ma awkward mo yung position niya, talagang may kalalagyan din kasi ito eh. Pero, break dito si Yaskar for a while. Angel is there. Pero lalaban pa niya nata yung Infamous mga kaibigan. They will go for the tier 3 bottom tower. Aegis popped already. Lincoln nandun. Soulbind, sabay Laguna, binigay. Kaso swap. There, by Venge was successful. That's Michael deleted and Ember going to the back lines. Will try to punish itong si Grim together with Lina. But Lina will be keeping away Enigma. Ang natira sa iba ba together with this Scar BKB TP out. Magiging successful. Magiging ally dyan si Frank. Together with these two supports for the side of Infamous and for Xtreme Gaming. Nice defense para sa kanila on that bottom lane. Nabigla. Di expected yung pagpasa ng Lincolns. Si Lu wala pang Lincolns sa totoo lang eh. Pinasa ni Paparazzi kay Lu yung Lincolns. So alam nila din, alam na Xtreme Gaming na ito yung usual dinedoom dito si SF. Which is yun na yung naging turn around ng Xtreme Gaming. Hindi pa nasulit yung pagkamatay dito, yung first life dito ni Parker. Syempre, gusto mo maging successful yung initiation mo. Oo. Kumbaga nagamit para makapasok dito si tropa, 'di ba? Tapos second life niya, na-disarm lamang mga idol. Nice item choice. Kudalbird, nailang si Parker. Namatay yung tatlo for the side of Infamous. Xtreme Gaming is still alive. Okay. Alive and kicking. Oo. Humihinga pa mga idolo. And that replay is brought to us by Predator. Okay. So sa ngayon, Xtreme Gaming naman po ang nasa driver's seat. Pero, okay, may pero pa rin yan.
may vision pa rin yung Infamous doon nga sa may triangle ng Xtreme Gaming, so mayu-utilize pa nila yan later on. And kita mo, win probability is 50-50. 33 minutes na, guys. Pero sobrang even pa rin ang laban. Then after na, nag-scuddy na si Lu. Lincolns, kanina pa kay Ember. Ito, chine-check na yung item. Pero si Old Eleven, I think, itong plate mill niya, baka pwede niyang gawin either... pwede siyang mag-Shiva's Guard eh. Shiva's Guard or pwede ring Lotus Orb. Lotus Orb. Malaking tulong Lotus Orb dito. Ang daming clickable, di ba? Yes. Just pwede talaga. Ah, dinidid din kasi yung Lotus eh. Pwede dun sa Doom. Bigay mo lang kay ano eh. Bigay mo lang kay Lu. Kay Lu lang. Kung binigay mo kay Lu, siya lang naman yung maharap. Nasa kanya din yung damage eh. Inisip ko nga dito, anong pang tanggal nila sa Lincolns aside dun sa Doom. Siyempre, ayaw mo naman dito ipop yung Doom na naka-Lincolns eh. Kailangan may isang dyan mag-pack. May Malefice, meron naman Phantom's Embrace, pero syempre, kailangan mo din yung Phantom's Embrace. Sa Silence, laking ambag din. Oo. Who knows? Diba? May dalawa naman silang pwedeng i-pop off or pangtanggal doon. Pero wala eh, Lincoln. Hindi ko alam kung papunta na din ng Lotus Orb si Death Prophet, gaya na na-point out ni Luigi. Possible, pero third rush yan. Swerte nga ba ang Infamous? Mga idolo. Naka-set up sila dito sa taas eh. Walaan mo, anong timing niyan? Wow, 1:30. 2 minutes. Sige, 1:30. Sige. Yan, tingnan natin kung ano nga ba. Kung swerte nga ba tayo o hindi. Mga idol lords. Itong ating laban, game number 2 na nga po. Binis! Nag-spawn agad, no? Nag-spawn agad! None of the above! None of the above. Hindi, sinabi kasi natin, jinx natin kasi. Jinx natin, JB. Oo nga, pero nakaset up yung Xtreme dito for a rush, ha? Pansinin mo yung kanilang ward placement sa triangle nila and doon sa may river. So meron silang vision doon sa may part na yon. Pero Infamous is going inside that rush pit already. Next assassin spotted due to that sentry. Remnant towards Grimstroke. He'll fall. He does have the buyback. Gagamitin na ba? Yappy. Napabuyback. TP nga ba si tropa? Oo, titp niya. And another Aegis going para dito sa Infamous. Grabe yung Xtreme Gaming. Against all odds sila dito, pare. Ha? Tatlong Aegis na kolekta ng Infamous pero nadedepensa nila yung game. Oo. And hindi kasi expected ng Xtreme Gaming yun eh. Na habang nagpakita dun si Grimstroke, nag-rush siya na pala. So jump in. Wait lang daw. That is the Doom deleted. 50 seconds gone, mga kaibigan. And there's gonna be Ember Spirit flaunting his Aghanims. BKB TP for Leo style. Parker will do the same. He will be able to escape. Ito namang si Frank, hindi naman nasusunod sa kanyang tropahan. Pero kung papansinin natin, yung Xtreme Gaming po ang nagwawagi sa mga small skirmishes na nangyayari. Yes, nakolekta yung Aegis ng Infamous. Pero hindi nila afford pumalag agad-agad. Yeah. So no buyback for Grimstroke. 15 seconds sa Doom. Pero hindi niya afford bumayback kasi wala nga siyang buyback dun eh. Kaso ang kulit nga lang dito ni Paparazzi, since you have Aghanim Scepter na nabuburst mo na dito, yun nga, na-point out mo dito is nabibreach na niya yung backlines. Yeah. Ang bilis niyang kumulit, pare. Kita mo naman si Grimstroke kung gaano siya na-delete nung o kung paano siya na-delete nung Remnant Dance dito ni Ember. Yun pa. Yun pa yung masaklap dun. So, yung third Roshan, merong Refresher Shard. So, technically, double black hole magiging threat dito yung Xtreme Gaming if makita nila agad. Pero parang hindi pa nila ata nakita agad yung Refresher Shard. Kasi wala silang vision eh. Wala nila dito maging careful kasi kung hindi nila nakita agad yung inventory dito ni Enigma, possible magulat na lang sila na double black hole yung matatamaan sa kanila dito. Pwede naman. But Enigma, doon nagkakamali, may BKB naman siya dito ngayon. Pero dito na naman tayo magkakaroon ng laban. Kulang pa yung Infamous, ha? Medyo may kalayuan pa si Grimstroke if ever magkaroon agad ng bakbakan dito. Bitin yung damage nila. Naku, nasa punuan.
Parker, i-reveal yung position niya. Old 11, and itong si Lou approaching, he will die for the first time. Black Hole setup connecting. There's Vengeful saving his boy. BKB ni Lou na gamit sa Requiem. But wait, Parker will go in, and that's Lina dishing out the damage, getting a double kill. He's now dominating. May cheese pa sa dyan. Refresher shard ginamit na kagad ni Enigma. Waiting for that second Black Hole opportunity. Nice bait from Infamous, mga idol. And good usage din nung tawag dito nung Aegis. Turns out na pag Black Hole, for first Black Hole pa lang yon, take note dito, pero dalawang best yung BKB. Pero napag-refresh na itong si Enigma, so yun nga lang, wala siyang BKB. So kumbaga yung pag-refresh niya dito ng refresher shard is para lang maprotektahan yung sarili niya dito, at least yung double BKB, di ba? Yep, pero there's a scar diving deep. Akala mo may Aegis pa. Kumeso naman daw. The second Black catching these two. Link ay nagamit para dito ngayon kay Paparazzi. Si BKB pa expire na, kaya kailangan niya mag-back. There's gonna be PYW together with Death Prophet buying back. They will try to defend their base, pero the tier 3 top tower burado ka agad. Huskar and Lina chowing down on these racks. Good thing may fortification ng Xtreme Gaming to delay kung ano man yung gagawin ng Infamous, pero si Parker talagang makulit. Ang kulit talaga. Pero at least buyback yon for Xtreme Gaming. So a good Black Hole, diba? No need na i-wait dito yung BKB. Ba't ko wait, diba? Kung wala na mabibigit sa akin. Naku po, mga idol. Grabe. Wala, Parker. BKB TP out lang siya dyan. Pero wait, na-swap in! That is bad! Papalag na lang, mapapasama pa nga yung Infamous talungan portion 101! Grabe naman yun, 80 seconds siyang wala. And gagamitin ng Xtreme Gaming yung opportunity na to. Para makabuelo, they know that Parker is dead. No buyback available sa kanya. Kailangan pa niya ng 1-4 na pera. Yun. Di rin expected yun. Tsaka may word din yung Xtreme Gaming dun sa triangle. Ano, ganda. Pero mga kaibigan, panalo na. Mukhang tatalong pa. Xtreme Gaming, sila naman daw ang magsasayaw sa base ng Infamous. Fortification pang pabagal sa gagawin dito ng Xtreme Gaming. Pero hindi. Nakaamoy na. They are out for blood. Xtreme Gaming, alam nila sa sarili nilang pwede na nila tong kunin. Inkswell, Doom, ibibigay para dito ngayon kay Lou. Pero naku po, yung Doom, wala. Nasayang lang naman. That's Vengeful Dead. Pero parang hindi yun maganda para sa Xtreme. Okay sana kung nakabingwit sila ng isa. Pero sila yung nakabingwitan. Kasi ang problema kasi, may threat ng double Doom. Walang Black Hole, oo. 10 seconds na lang yung Black Hole dito eh. Pero ang problema, kailangan pa nilang hintayin dito yung Doom. Pero di expected kasi yung nangyari na yun is may double Lincolns na nakalagay dun for SF. Kay Lou, kaya no? Nabigla na lang sila. Nasayang yung combo dito ng Infamous. Ay, naku po. Hindi na naman natin madetermine sino nga ba ang lalamang Xtreme Gaming. Kanila na yun eh. Driver seat na nila yun the moment na napatay nila itong si Huskar. Pero, dun sa bad attempt nila na yun, na wala silang napitas, miski isa, wala. Makakabuelo ulit ang Infamous dyan. Maghihintay kaya ulit ng next Roshan. Parang yun na yung gagawin ulit eh. And possible for Roshan na yun eh. Tapos may plus Uggs, may refresher pa. Possible yung Doom na yun. Hindi na pwede yung tatlong refresher sa kanya, di ba yun? Triple Black Hole, triple BKB, at least dalawa na lang, max na lang yun. Dahil sa bagong nerf nung refresher. Even yung refresher shard din as well. Pero smoke play for Xtreme Gaming. They know. Pwede pa rin silang pumalag dito ngayon. Alam nila eh, kaya natin to. Bigyan natin to ng isa. Wala naman tong Aegis ngayon. Di ba? Huwag na natin pahingahin. And pag nanalo yung Xtreme Gaming dito sa clash na to, may chance silang maka-high ground, makabasag ng isang racks. Okay? Chance lang. Diba? Kasi hindi pa rin natin nasisilip kung may mga buyback ba yung side ng Infamous eh. Isip ko dito kung makakakuha ng teamfight ng Xtreme Gaming, pwede sila rumeta dahil wala din buyback eh.
Yun nga yung ano, yun nga yung possible na scenario for Infamous. Hindi ko kasi alam kung magka, may buyback na ba yung Huskar o magkakaroon pa lang. Hindi pa natin kasi naisisilip dito sa Asya. Sa side eh, no. 1-4 lang yung pera niya eh. Parker, mga idolo na pa buyback na BKB. Rather, si Tropa, Grim, maglalaho. He's out for 50 seconds, old 11 using up his exorcism for a team fight. Black Hole setup is there, the swap will be there to cancel it out. Ito na lang, si Frank namatay na. At nako, mukhang nagkatoto ang talungan, mga kaibigan. Silence is tan, sabay, patay. And that is gonna be Lou dealing too much damage. They're going to end this one. Lou is going for the push, forcing the buyback of Grimstroke. Pero yung Xtreme Gaming, mga kaibigan, na magbabasag lang dito ng middle set of racks. Wish! What just happened? What just happened talaga? Going for game 3 nga ba? Okay, okay. Here's gonna be the fortification. 50 seconds wala dito. Ayan si Oscar. Enigma, 30 seconds. Naku po. Longest 40 seconds. Sa buhay ng Infamous, mga idolo, look at the damage of Lou. Presence of the Dark Lord Impact na andun na. Paparazzi taking affliction. Lou, tinitiis lang yung damage ni Lina and they're going for game number 3. Xtreme Gaming with extreme patience. You don't have to win every team fight. Hindi mo kailangan makuha lahat ng Roshan. You just have to destroy the Ancient. No, disastrous moment yon for Infamous. They thought yung control ng game na yon, akala nila nasa kanila yung buong game na yon, but one team fight. Tsaka yung mga Lingens din kasi ang hirap nang mag-target kapag doom ka dun eh. Di ba? Kaya yun, sipin mo, yung mga Lingens nag-pay off plus ipapasa mo lang sa SF, di ba? Which is yun yung nagiging prior doom dito ni Doombringer. And the fact na yung SF mo dito hindi na-doom, yun yung nagiging team fight ng Xtreme Gaming eh. Totoo. Ganda. Ganda nung double link and setup doon ng ano ng Xtreme. Sobrang pulido ng kanilang pagkakagawa for Infamous. They had it. For sure they had it. Nakakuha na sila ng melee racks on the top lane. Pero wala eh nung moment na napatay si Oscar, yun na yung turning point, mga kaibigan. Yun na yung pinaka-turning point ng Xtreme Gaming. And that's the game number 2. We're going for game number 3. Grabe naman. Parang wala pang nag-2-0. Meron na ba? Wala pa, no? Nabi tsaka Tempest. Ah, Nabi Tempest. Sabagay. Pero puro game 3, mga idolo. Aside from Nabi versus Tempest. So, abangan natin ang mga mangyayari for the game number 3. Relax lamang po kayo dyan. Bet Noise Rivalry kung wala pa yung account. Rivalry.com/LuponWXC. Maraming salamat sa mga tumambay sa Facebook and YouTube. Please don't go away. We'll be right back.